Good day sa inyo mga ka-riders. Sa 4-3's video ay may bago na naman tayong i-review at ito nga nasa harapan natin ang pinakabagong brand dito sa Pilipinas, ang Monarch brand, at ito ang kanilang model na Tempest 250. So 250cc ito guys, nagkakalaga lang to ng 135,000 pesos at meron ka ng 150cc na motor. At alamin natin kung ano nga ba ang meron sa motor na ito at balak nyo ba kumuha, please watch the full video. Engine type pala ng motor na ito ay 4-stroke, single cylinder, 250cc, fuel injected at air-cooled pa. May fuel tank capacity naman nito na 14 liters, may average fuel consumption na 32 kilometers per liter. Pagdating naman sa kanyang preno dito sa unahan, naka-disc brakes na ito guys at meron tayong dual piston caliper. Pero hindi pa ito equipped ng ABS at CBS at meron tayong tire size dyan na 180x70 spokes. Naka-inverted suspension na rin tayo sa unahan. Ngayon nga ito, try natin, binigyan tayo ng susi para matry natin at ano nga ba yung itsura ng mga ilaw nito pati yung kanyang odometer. So yun nga, naon natin, so naka fully digital meter panel gauge nga ang gamit motor nito at round design. So sabi nga ni kuya, dapat LED na yan dahil sample unit lang to, bulb type daw yung nalagay nilang model. So sa ilalabas ngayong May is LED na raw ang headlight niyan guys. Nakikita nga natin na round design din talaga yung kanyang headlight dyan at classic looks tong bike na to. Syempre check natin yung kanyang mga ilaw dito sa kanyang harapan kung maganda nga ba. So kitang kita nyo naman na LED na rin yung kanyang turn signal light dyan guys. So kita naman natin na napakaganda at astig nga naman rin ang forma niya. Ngayon yung sa kanila is nakabulb tayo to, pero sa lalabas daw ngayong May is LED na daw ang gamit niyan. At makikita rin natin meron siyang phone holder guys. So libre na yan guys kapag nabili nyo itong motor na to. At dito naman sa kanyang tail light guys, gumagamit na rin ito ng LED pati yung kanyang turn signal light dito sa likuran. At iba rin yung style, patulis yung style ng kanyang turn signal light dito at meron din itong plate light. At napansin din natin napakalaki ng kanyang gulong dito sa likuran at meron itong size na 130x70x17 at tube type pa ito guys. Disc brakes na rin pala ang gamit niyang preno dyan sa likuran at meron tayong single monoshock at ganyan naman ang itsura ng kanyang makina. Kung makikita natin, fuel injected na rin yan. Yun nga lang kasi air cooled pa ang gamit ng motor na ito. So hindi pa siya naka liquid cooled, hindi rin siya naka oil cooled. Mawawala yung charging port ng motor na ito, so maganda ito kung gagamitin mo ito pang long ride. Ganyan naman guys ang itsura ng kanyang tanke na 14 liters ang kasya. So mayroon dyan nakalagay Tempest 250. So 250cc na motor, ganyan ang itsura ng kanyang makina. At iba naman yung kanyang nakalagay dito guys. So mayroon siyang sensor na dyan para sa exhaust natin. At iba rin yung kanyang pangalan, nakalagay na Rato. Yan, so Rato yung nakalagay dyan sa engine niya. Di ko alam kung bakit yan ang pangalan, pero Rato. So fuel injected, yan ang kanyang itsura ng fuel injected dyan guys. For 135,000, so ganito yung kanyang hitsura at napaka-classic talaga ng itsura ng motor na ito. At the same time, bagay na bagay ito sa mga naghahanap na mga riders natin ng classic type looks na bikes for only 135 na hindi mo na kailangan ikupa-customize. Ito na yun guys, napaganda dahil 250cc na siya. At sa mga kulay nito guys, marami pa tayong kulay na pagpipilian. Iabangan natin by May 2024, available na ito nationwide at makakapili na kayo ng iba't ibang color variant. Ano nga ba masasabi niyo mga ka-riders sa video natin ngayon? Maaari kayo mag-comment dyan sa baba at ihayagin yung opinion para sa bagong model ngayon at bagong brand dito sa Pilipinas, ang Monarch Philippines. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kayong updated sa ating mga video. Maraming salamat!